Okay, hello, good evening guys. Welcome back to my channel. This evening, we're going to prepare an Italian dish, torta salata, which is the salted pastry. Hapuna nila dito, or it's a meal for them, or it can be used as an appetizer. Now it depends on you. Ay, maglalagay tayo ng butter kasi ito yung mga ingredients. Just a little bit of butter. Yan. Tapos may garlic na akong nilagay dito. Ano lang. Isa lang. Pinihit ko na. Para matanggal ko. Yan ito yung aking ingredients. Kuhan ito. Mga 200 grams siguro itong spinach. Ginawa ko nito ikuan na yung frozen, mas madali kaysa bibili pa. Tapos lalagyan ko nitong cottage cheese, tapos parmesan cheese grated, tapos egg, salt to taste. Napapakita ko sa inyo isa-isa kung paano. Tapos ilagay natin dito. Ito yung pastry. Kuan. Ready na rin siya. Nabibili sa supermarket na ganyan. Kasi mahirap gawin yan. Lagyan na natin yung ating spinach. Kasi kailangan pala may din ng konti ito. Lagyan na. Tanggalin ko itong aking garlic. Wala kasi cubes ang ginagawa nila dito pagka nag-frozen sila ng leafy vegetables. Lagyan natin ang seasoning. Vegetable seasoning itong nilalagay ko. Ito naman para magkalasa. No, ito yung tinatawag na torta salata con ricotta e spinach, which is spinach and cottage cheese. Hindi ko alam sa Pilipinas kung merong spinach. Kung wala, hindi ko alam kung anong pwedeng isa-substitute. Lagyan natin ng tubig ng konti kasi too dry. Pero sa ibang countries, alam ko meron.
Mas easier na itong ginagawa ko kasi bumibili na ako ng frozen. Tapos ngayon, ready na siya ng ganyan. Hanguin na natin. Ilalagay natin sa isang bowl. At palalamigin ng konti. Tapos i-ready natin yung pastry. Okay. Ay, halo ko muna itong cottage cheese para matunaw. Para madurog siya. Ganyan. Kahit napatay na ang apoy. Ano siya? 300 grams. Sisindahan ko yata ulit para mas madaling madurog. Madurog na ito mamaya. Lagay natin sa bowl. Hindi pala ako nag-ready dito ng bowl. Para templahan. Tama naman yung 300 grams na. Cottage cheese. Or ricotta. Lalagyan natin ng ayun, magaling. Mas hindi ako mahihirapan. Lagyan natin ng Parmesan cheese. 1, 2, 3, 4, 5 teaspoon full. Lagyan natin ng 1 egg. Medium size itong egg na nabili ko. Ready ko pati yung oven.
Ngayon, ito natin itong crust. Dali-dali lang ito kasi puro ready na yung ano eh. Huwag ko na lang lang alisin sa wax paper. Para madali siyang alisin mamaya pag naluto na. Ganyan na lang. Tapos, lupitin na. Tapos ilagay na natin yung ating nagawang mix. Sarap. Medyo maligam-gam kasi yung hindi nagaanong mainit kasi yung cottage cheese galing sa ref. Siyang nagpalamig. Ngayon, para nice naman tingnan, tanggalin natin itong mga extra wax paper. Lagyan natin ang ipupudpuda natin sa ibabaw ng parmesan cheese. Iba pa yung nakalagay sa mixture. Iba pa yung ibubudbud sa ibabaw. Ito yung pinakasimpleng pagkagawa ng salted pastries. Meron yung ibang gumagawa na talagang pinapaganda. Ako hindi na. Simple na lang. Ganyan lang siya ng yung extra pastry crust. Ay ganun na para maganda din naman sa tingnan pag naluto na. Okay, ganito na. I-oven natin siya ng for 25 to 30 minutes.
Kung gusto niyo, pwede niyong lagyan ng whole egg sa ibabaw na ano para pag nag-oven, maluluto din ng egg. Yung bibiyakin lang. Pero wala na, kasi nakalagay na sa loob ang egg eh. Okay. See you in 20 to 25 minutes. Okay. Luto na. Here you are. Very nice. Hayaan muna natin siya lumamig at humupa ng konti. Nice, nice, nice. Okay. Bye guys. See you next cooking episode. See you then.